Gold Balls. Sige, bumili ka ng NMAX 2020. Pero sinasabi ko sa'yo mga katagumpay, sobrang sulit na tong NMAX na unang nilabas nila dahil pwede mo siyang i-upgrade ng tulad sa 2020. This is your man, JT Vegan, Gil Morales. Kamusta mga katagumpay? Anong balita sa inyo? At balita sa atin ngayon mga katagumpay? Kamusta holidays nyo? Kamusta ang Christmas? Marami bang namasko? At marami bang napapaskuhan ng mga anak nyo mga katagumpay? At ngayong araw mga katagumpay ay gusto kayong kamustahin at ipakita sa inyo ang updated na itsura ni Maxine dahil nalagyan na natin siya ng mga gold bolts at ibang parts na pwedeng magpaganda sa kanya. Mga katagumpay, kung makikita nyo, hindi yun yung pinaka-topic natin ngayon. Dahil ang topic natin ngayon mga katagumpay, marami nagtatanong sa akin kung ano daw, kasi marami nag-PPM sa baba, marami nagko-comment dun sa comment section, kung pwede ko daw sabihin yung mga advantage at disadvantage ng NMAX. Okay? Scooter na NMAX. Well, meron nga namang advantage at disadvantage to. Kaya lang mga katagumpay, siyempre, gusto ko munang unahin yung disadvantage ng NMAX dahil mas marami akong nakikitang disadvantage sa kanya kaysa sa advantage. Well, mga tol, siguro, mga 8 over 10, mas marami yung disadvantage niya kaysa sa advantage. Okay? So, unahin natin itong dito. Isa may footrest niya. Oo, pwedeng mga katagumpay, advantage niya ito, tsaka ito, itong footrest niya sa may mating, advantage niya yon. Pero ang disadvantage niya ay hindi katulad sa Mio Soul. Kung nakakita na kayo ng Mio Soul, butas yung gitna niya at pwedeng maglagay, butas yung gitna niya dito, alright? At pwedeng maglagay ng yung tubig, inuman ng tubig, pwede, tapos pwedeng dun yung anak nyo. Okay? Pwedeng nakatayo, tapos sa likod, isa pang anak nyo. Yun yung advantage ng Mio Soul. Ang disadvantage nito, mga katagumpay, meron din siya, pwede nyo siyang kabitan nito na parang pinaka-hook niya pag may bibilhin kayo. Kaya lang, hindi siya pang maramihan. Dahil, ganun no, ganun lang kataas mga katagumpay yung pwede nyo ilagay. Sabit dito, tapos pwede pang gumasgas dito. So ito, parang pang forma na lang. O kaya mga katagumpay, dun na lang yan sa mga maliliit nyo na item na bilhan. Okay? Na bibilhin nyo. So, ano pa mga katagumpay ang disadvantage nitong NMAX? Isa pang nakikita kong disadvantage ni NMAX mga katagumpay ay yung speed niya. Bakit? Kukwento ko sa inyo mga katagumpay. Sa speed niya, kapag galing kayo mga katagumpay sa mga motor na tulad ng Mio, yung mga maliliit na scooter dahil mas malaki to, ay mabilis siyang umarangkada. Okay, bakit ko nasabi yun? Yung hatak niya dun sa unang basta arangkada nyo, masyado siyang mabilis. Yun ang nakikita kong advantage niya. Masyado siyang sumisigad mga katagumpay. Masyado siyang gumaganon. So, ibig sabihin, kapag bago ka pa lang dito sa NMAX, maninibago ka. Okay? Dahil lang scooter kasi mga katagumpay, ang alam ko kasi sa scooter, pwede itong pabawasan eh. Pero hindi ako sure, pero sabi, pwede daw pabawasan yung parang arangkada niya. Dahil, mga katol, delikado to sa halimbawa, hihiramin ng babae. Tapos, gagamitin tong NMAX nyo. Siyempre, kung galing sila sa mga scooter na tulad ng SkyDrive na hindi naman ganun kabilis sumigad, delikado tong NMAX para sa kanila. I-comment nyo sa baba kung nagkakamali ako. Dun sa mga may NMAX dyan, yun ang isang disadvantage niya. So, kung bibili kayo ng NMAX, mga katagumpay, pwedeng aralin nyo muna kung gano'n siya. Kasi, ako personally, mga katagumpay, nung nagamit ko tong NMAX, unang-unang gamit ko, kahit dahan-dahanin ko siya, may times na talagang gumaganon siya. Bumibilis na ganun, gumaganon. Kaya minsan, kapag kahit isang kotse, yung layo ko na distance doon sa kasunod ko, kapag traffic, hinahaya ko muna kahit mag isa't kalahati o dalawang kotse bago ko siya
i-premiera na ganon. Ganon-ganon, hindi ko lang tawag dun eh. Okay? Tapos, ang advantage naman nito mga katagumpay sa traffic or kapag ka naman sa highway mga katagumpay, mas mabilis kang makakaiwas kasi nga mabilis siyang iganyon. Okay? So, mabilis kang makakaiwas kung pabangga ka na, kapag inilihis mo siya, yun ang advantage niya. Mas mabilis mo siyang mapaparangkada. Okay? So, advantage naman ulit mga katagumpay. Advantage, unahin ko muna advantage ha. Ay, disadvantage pala, sorry mga tol. Disadvantage, sa gulong. Okay? Sa gulong, tulad sa bike, mga katagumpay, kapag mas malaki yung gulong mo, kung naka-29er ka, mas mabilis ang takbo mo. So ito, kahit 155 siya, mahihirapan pa rin siyang tumakbo ng mabilis dahil maliit lang yung gulong niya. Science lang, kung mas malaki yung gulong, mas mabilis siya. Kung mas maliit, mas mabagal yung cycle, yung ikot ng gulong. So mas mabagal ka makakabalik doon. Walang pinagkaiba yung mga katagumpay sa malaki ang hakbang tsaka sa maliit ang hakbang. Okay, kahit 155 siya. Napatakbo ko lang to mga katagumpay ng 100 at hindi ko feel na ganun na pala ako kabilis. So ganun siya ka-aggressive. So mga katagumpay, tapos naman ang advantage niya mga katagumpay, advantage niya dito sa gulong niya, eto, makapal siya. Kasi 110 over 70 siya. Okay? Yun ang advantage siya. Sa gulong niya, kapag kahit mag-banking-banking kayo, tsaka dun sa mga pa-curve na pagliko, advantage siya. Ibig sabihin, less accident. Okay? Okay ba tayo dun? Less accident. Kasi nga, makapal siya. Okay? So, mga katagumpay, check naman natin yung sa pipe niya. Mga tol, syempre, kapag sinabing stock is most safe, stock ka, safe ka sa LTO. Okay? Kaya lang, disadvantage nitong stock, sabi nga, loud can save you on the road. Loud pipe save your life. Parang ganon yung sinasabi nila. Totoo din naman yun mga katagumpay. Lahat ng stock ay lusot sa LTO. Pero ako personally, gusto ko medyo lumakas yung pipe ko. Magpapalit ako mga katagumpay. Okay, kung may pera tayo, magpalit tayo. Kasi, paliwanag ko dito, kapag ka may bus, hindi na tayo rinig na paparating tayo. Lalo na kung stuck din yung busina mo. Okay? Ikaw, kung gusto mo, umahal mo yung buhay mo, depende, okay lang na tawagin tayong mayabang kasi medyo malakas yung pipe natin. Pero hindi nila alam na kapag mas malakas yung pipe mo, mga katagumpay, mas ma-appreciate ka nung lalampasan mo kasi rinig ka nila. Okay, mas ma-aware sila na dadaan ka. Okay? Tama ba ako doon? O tulad noon, naririnig nyo ba yun? Lakas ng pipe niya. Pero hindi ko sinasabi ng mga exhaust na sobrang lalakas na open pipe. Hindi yon mga katagumpay. Yung mga acrophobic, tapos basta yung mga pipe lang na sakto lang ang ingay. Basta yung rinig ka. Okay? So, dito naman mga katagumpay, tingnan natin. Disadvantage. Okay. Advantage pala. Malaki. Malaki yung ano niya, sa compartment niya, mas malaki. Advantage, wala akong nakikita ang disadvantage dito mga katagumpay. Advantage yun. Alright? Tapos, ano ba ang nakikita kong disadvantage? Uy, narinig nyo ba yun? Oh, narinig nyo ba yun? Magbabagong taon na, kaya ganun na yung mga, ano niya, mga pipe nila dito sa amin, mga katagumpay. Ano pa tayo ng disadvantage niya? Ano ba ang nakikita kong disadvantage dito? Advantage niya, mga tol, sa gasolina niya, meron tayong 5.5. Alam ko 5.5 yung gasoline namin eh. Pero ang ano niya, ang gas niya ay pwedeng mga 6 liters pwede sa gasolina namin. Tapos mga tol, hindi FI daw tong NMAX 155. Pero hindi ko alam kasi naka FI ako dati na Suzuki na Raider J. Mas tipid ba 'yon kesa dito? Kasi napansin ko parang ang lakas sa gasolina nitong NMAX. Yung mga expert dyan mga katagumpay na pwede mag-explain sa akin na bakit parang ang lakas kumuha ng gasolina nito, hindi ko alam. No, parang feel ko parang ang lakas niya sa gasolina. Bakit kaya? Yung mga expert dyan, pakicomment na lang sa baba. Tapos diba sabi ko 5 kilo to, ito yung advantage niya, 5 kilo yung pwedeng ilagay dito. 5 kilo, di ba? Ayan. 5 kilo, yung nakikita nyo. Tapos, ang isang disadvantage niya ay dito. 1.5 lang yung kaya niya. Dito. Okay? Unlike dun sa Seoul,
Siguro 1.5 din yun, o 2 kilo. Tapos dalawa pa siya. 2 kilo, 2 kilos. Okay, alam ko yun eh. Tapos, mga tagumpay, disadvantage ni NMAX, isa pa, sa road naman tayo, mga tagumpay. Disadvantage ni NMAX sa road, hindi mo siya basta-basta masisingit sa traffic. Tanggapin na natin yan, mga tagumpay. Napakalaki ng NMAX. Totoo yan. Ang lapad niya. Tapos, ang disadvantage pa, kapag, syempre, ito kasi, pang forma to, advantage niya, forma to. Ito, mga tol. Kwento ko sa inyo, advantage niya, forma to. Ayan, maporma. Maporma yan. Pero, ang disadvantage niyan, mga katagumpay, kung maporma yan, may hirapan kang sumingit. Kung ganito yung kalaki yung space mo, ayan, tapos madadagdagan pa siya nito, ayan, ganang kalaki yung space mo. Kung andito, ayan, mahirap. Prone siya sa aksidente. Eh, pero ito lang naman. Ito lang naman, mga tol. Yan lang naman yung sasabit sa'yo. Just in case. Kaya yan din yung advantage eh. Yun yung unang sasabit sa'yo kapag nag-overtake ka doon sa traffic. Okay? So, yun lang naman ang nakikita kong disadvantage dito. At sa lubak naman, mga katagumpay, advantage na yung lubak dahil dalawa nga yung shock niya sa likod. Ayan, hindi siya isa lang. Dalawa yung shock niya sa likod. Okay? Ayan, mas maganda siya. Mas okay siya. Tapos, less, ano na rin to eh, less ingay na rin to eh. Tapos, kapag ka sinabing ito mga katagumpay, sinabing blue core, malakas ang makina niyan. Yun ang sabi sa akin. Yun lang ang sabi sa akin. Malakas ang makina niyan. Kakamalinis daw. Tapos maintenance mga katagumpay. Siyempre maraming tatanong sa akin ng maintenance. Yun ang isang disadvantage niya mga katagumpay. Maintenance. Kwento ko sa inyo. Dito lang tayo. Hindi tayo masyadong lalayo. Maintenance mga katagumpay. Disadvantage ng magandang motor, halos lahat naman na alam ko mga katagumpay. Ang disadvantage ng lahat ng magandang motor tulad nito ay ang maintenance. Bakit? Mga katagumpay, mahal ang pyesa ng Yamaha NMAX. Totoo yan mga katagumpay. Mahal ang pyesa niya. Sobrang mahal ang pyesa niya. Depende rin siguro. Pero pagka major, major mahal siya. Okay? Major. Kasi ito mga katagumpay, ito pa lang, kapag pinaltan mo na to, ito lang ha, yung pinaka mukha niya, okay? Yung pinaka mask niya, nasa 900 na rin, local pa yon. Nasa 1.5 yung mura, nasa 1.5 yung mahal, okay, yung sec. So, mga katagumpay, marirecommend ko ba ito mga katagumpay, itong NMAX sa inyo? Mga katagumpay, si NMAX, ang non-ABS sa halagang 106,000 na hulugan, okay na siya para sa akin. Dun sa advantage niya, okay na okay siya. Pang-pamilya kasi itong NMAX, mga katagumpay. So 106,000 kung magpupunta kayo ng isang motor na 106,000, mas okay na okay siya. Doon nga pala mga katagumpay sa nag-aantay ng NMAX 2020. Hindi ko kayo dinidiscourage mga katagumpay na kumuha ng NMAX 2020. Totoo naman maganda siya. Pero kung ipagmamalaki lang nila mga katagumpay ay yung flarings, keyless at yung iba pang voltmeter na pwede namang gawin dito at hindi siya magkocost ng 50,000 dahil sabi sa akin 150,000 to 160,000 daw yung NMAX 2020. Mga katagumpay, kung ito ay nagkocost ng 106 ng ABS at 109.19 ang ABS, hindi magkocost ng 50,000 yung mga in-upgrade nila. Okay? Paano ko nasabi? Kung mukha lang yung nabago at flarings, shock at yung mga ibang preferences dito, hindi magkocost ng 50,000 yun. Pwede nyo naman i-customize yung NMAX nyo eh. Okay? Pwede nyo i-customize. Pero hindi ko i-discourage. Kung may pambili ka, sige, bumili ka ng NMAX 2020. Pero sinasabi ko sa'yo mga katagumpay, sobrang sulit na tong NMAX na unang nilabas nila dahil pwede mo siyang i-upgrade ng tulad sa 2020. Siguro doon sa flarings, hindi mo pwedeng kopyahin. Pero yung mga iba, pwede mo na siyang bilhin at upgrade. Okay? So, yun lang mga katagumpay. So far, wala pa tayong rates ngayon dahil nag-holiday at ang dahil natin ginawa tapos nagkasakit pa ako mga katagumpay. Tapos, alam ko naman na namimiss niyo ako at namimiss ko din kayo. At sa January 4 and 5 mga katagumpay, meron tayong rides sa Calatagan, Batangas at ililibot ko kayo doon kung gaanong kaganda ba ang Calatagan, Batangas at kakain tayo doon ng food na ipinagmamalaki nila dahil syempre gusto ko kapag nagba-vlog tayo, travel vlog tayo, meron din kayo mapupulot na aral
At pwede rin ako mag-recommend sa inyo ng ilang kakainan. Tapos kasama natin yung buong NMAX team natin, TRC Riders. Okay, so magtatanong, yan palang nalalagay ko kay NMAX Gold Bolts. Ayan, Gold Bolts. Screen, shield, okay. Windshield, sticker, Gold Bolts. Gold Bolts, dalawang Gold Bolts. Yan lang, tsaka ito. Ayan, dalawang Gold Bolts. So yun lang, tsaka ito pala yung carrier niya. So yun lang mga katagumpay. At maraming salamat, sana nakatulong tong video na to. At please, i-click nyo lang yung thumbs up button dyan sa baba. At subscribe button. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, click nyo lang yung subscribe, huwag kayong mahiya. At notification bell para ma-notify kayo palagi sa lahat ng uploads ko. Sa channel ko, purong pagmamahal lang. Pero, open ako sa mga suggestions nyo sa comment sa baba. I-comment nyo lang, re-reply ako. Maraming salamat, shout out, magla-live na lang ako para ma-shout out ko kayo lahat. Maraming salamat. Magpapaalam na. This is your man, JTB again. Hanggang malalim, in peace. And peace out. Yee!